Ayan guys, meron lang tayong binabang makina dito guys, may problema. So, hindi ba ito gumagana? So, we will check. So, there's an error. So, ayan guys, calibration. Ayan guys, may error siya. So, ayan guys yung error. Ayan. Call to fail. So, ito guys. Sa mga ganitong problema, so meron tayong problema sa system niya. Call to fail. So, dito guys, makikita natin kung ano yung call to fail. Makikita natin dito sa manual niya, nandito nakasiksik guys. Ito nga pala guys, is a Zimmer. Zimmer na tourniquet machine. So, luma na to guys. Pakalumang makina na to, magsimula na sa mga almost 20 years na guys sa hospital namin ginagamit to. So, mayroon siyang call to fail na sinasabi. So, dito guys, makikita mo sa manual yan. Meron yan dito. Ayan. Tingnan natin dito yung call to fail. Ayan. Call to fail. Meron yan dito. Ayan. Yan guys, ito yung call to fail na error niya. Call to fail. Pressure in the second cuff is in error by at least 4 mmHg. So, mayroon siyang error doon sa pressure sensor. So, ang sabi niya, a pressure sensing transducer needs calibration cycle that on standby switch and reset until the unit is. Yan yung sinasabi niya guys, ito sa yung call to fail, calm fail, at call R fail. So yan guys. So ito dito tayo titingin. Pressure in the second cuff is error by at least 4 mmHg. So yan ang gagawin natin guys. So titingnan natin yan. Yung error na yan. So papatayin lang natin. Tanggalin natin yung mga cuff connector kasi may nade-detect siyang error. So mabigat din tong machine na to. So napakatibay nitong machine to guys, kahit luma na siya pero napakatibay. Ito nga pala guys, ingatan na natin magbukas kasi may delikado yung ano niya dito, yung ribbon wire, yung flex cable niya guys kasi carbon type siya. So hindi siya yung stranded wire.
So kailangan ingatan lang pag naghila. Para safe lang ba? Lagyan lang natin yung flex cable. Tanggalin lang natin yung baterya, guys. Kasi medyo yung battery pala ito, guys, is naka-series. So, last na replace is 2021. So, pwede pa yan. So, naka-series to, guys. Ganyan. Yan. Oh. Nga pala, guys, hindi ito mahugot pag hindi mo ito tinanggal. So, para mahugot mo yan, tanggalin mo ito. So, after nung mahugot mo ito, guys, sabi niyang transducer, guys. Yan, ito. Yung pressure detector. So, ito yung sa black, blue. Yung red, guys, okay. Yung blue lang ang may problema tayo. So, titingnan natin yung itong pressure sensor. Nag-stack lang to, guys. Mostly kasi, guys, nag-i-stack lang tong ano na to, sensor na to. So, ito yung sensor na yan. Battery to. Tanggalin lang natin. Kunin sa battery. Ito yung sa sensor, guys. Yan. Ito sensor na. So, ang wire ng sensor is natin yung hose. Kasi nakadetect to, guys, ng pressure. Nakakadetect siya ng pressure kahit ano. So, so
dito tayo sa kabilang side, ito yung may problema guys sa side na to. So kasi ito yung dip plate. Ito naman yung in plate. So ito yung dip plate guys. Ito yung in plate. So sa kabilang side okay, wala tayong problema. So ang problema natin is yung dito sa this side. Guys. So ang problema natin guys is itong side na to. So ito. So mag-focus lang tayo guys sa sensor kasi yun ang sinasabi dito sa kanyang manual. So wala kang titignan, wala kang anuhin dito sa electronic board niya. Or maaari rin kasi guys itong sensor na to ang may problema. I-NB rin to guys. Ito. Kaya ang gagawin lang natin guys, hanapin lang natin yung sa yan ito. Ito yung sa blue color. So kaya ang problema natin guys is yung blue. So ito yung pressure transducer ng blue. So ito yung nakadetect ng pressure. Either sira na to guys, either sira to yung sensor na to, or nagkakaroon lang siya ng pressure. Kailangan natin lang tanggalin. Kasi guys, pag nakadetect ng konti, kasi napaka-sensitive to guys, itong electronic sensor na to. Itong electronic sensor. Napaka, ano to guys, napaka-sensitive. So, MMSG ang dinidetect na pressure lang yan dito. So, napaka-sensitive yan. Kung makakadetect yan sa ng mga maliit lang na pressure na naka-ste dito. Or sira na to guys. Ganun lang ano nito. So, tingnan lang natin. So, okay naman yung filter niya. Yung pump niya. Okay naman yung filter ng pump. Malinis naman. Pero ang importante itong sensor na to. Ito. Baka sira na siya guys. Pero ititest natin. Tinanggal lang natin para matanggal lang yung pressure. Kasi guys, nag-i-stack to. Kaya, kailangan mo rin tok-tokin. Kasi ito guys, ito yung pressure switch. So, may rubber yan dito sa may gitna niya. Pag nagdidikit yan guys, may diaphragm valve na kumuklose open yun. So, minsan, nag-i-stack. Kaya dapat mong tok-tokin din. So, ibalik lang natin guys. Tignan natin ulit. Kasi ito yung mga issue guys pag mga lumang makina na ba. So, pag luma na yung makina mo, nag-i-stack na yung mga lumang bulb. So, kung may pampalit-palitan, kailangan wala na itong, wala na kami pampalit ito guys eh. Luman-luma na to. 2000, year 2000 pa yata to guys. Ang makina namin na to. So,
almost 20, more than 20 years na guys. Pero napaka high-tech pa rin ito guys. Matibay, hindi siya high-tech pero matibay siya. As in matibay talaga siya. Testing natin. So lahat tayo kinabit yung wire. Battery lang ang hindi kinabit guys. So hayaan mo muna yung battery. So so hayaan mo natin yung battery guys. On lang siya natin na walang battery. So yan guys, hindi pala siya pwedeng hindi ano pag walang battery guys kasi nagbabattery fail siya. So yan, bat fail ang sinasabi niya. Yan, battery fail, kailangan ikabit natin yung battery guys. Nalilitik din niya ng battery pag fail. So yan guys, kailangan natin ikabit yung battery. Dali lang naman to guys. Kabit lang natin dito sa may likod lang muna para hindi lang muna natin i-permanent. Dali lang naman to. Yan. Para lang hindi mag-error yung battery guys, kinabit natin yung battery. Para malaman natin yung error na sensor. So, ayan guys. Ayan guys. Oh. EL pa rin. EL to pa rin guys ang sinasabi niya. EL fail pa rin. So, pag tinanggal ko to, may nalilitik siya dito. EL2 error pa rin siya. So meron pa yung problema pa dito sa sensor talaga guys. Problema tayo ng sensor. So yan guys, may problema tayo sa sensor niya. So, meron akong isang luma guys na nakatago. Ayan, nakatago to. So, discard na to guys, pero hindi ko lang siya tinapon. So, kukunin ko yung ano niya guys. Kukunin ko yung kanyang sensor board. Yung ano muna, yung pinaka pressure regulator muna guys, kukunin ko. Kasi discard naman to eh. Yun yung pinaka igihan pag meron kang mga discard. Actually guys, ito galing to sa ibang hospital. Nakita ko lang to sa Tambakan. So, kinuha ko to. Kasi, meron pa akong itong model kasi. So, galing to ng ibang hospital. Doon sa ano namin. Sa Cubar. So, kinuha ko na. Kasi sayang din. So, wala na siyang holder. Yun na yung mga ano niya guys. Mapakinabangan ko lang yung board niya. Para sa lang model, G... Ano. ATS 2000 na 'no. Para sa lang model. Zimmer ATS 2000. So, pwede kong kunin yung board, pwede kong kunin yung sensor ano niya, mga sensor. Sumama nga kayo muna ako.
So actually guys, ang sabi sa akin nung technician ko na sa ibang may sa branch na pinanggalingan nito, keypad lang ang daw ang sira to, yung mga key, ay no, sira yung mga pads. So sabi niya, pads lang ang sira niyan, na durog na wala daw mabiling pads. So kaya kinuha ko na, sabi ko, pamakinabangan ko pa yung board niyan. Kaya yun, kinuha ko. So ayun guys, anong ginawa niya sa pads niyan? Ano? Minodify na guys. Ano, minodify na, nilagyan na ng mga yung sariling switch niya. Oh. Kasi sira. Wala kang mabili kayo itong keypad kasi guys. Kasi sira na. Kaya ang ginawa, minodify na lang siya. Binutasan. Ayan, binutasan. Nilagyan ng mga tack switch. Gagana naman yan. Yung problema, pangit na eh. Eh, nagpalit na ng bago. Mayroon na ng bago. So, tapon na nila. So, okay, mga pakinabangan ko yung board. So yun lang ang, ito lang, yun lang sira nito guys, yung ano lang mismo. Yung keypad lang mismo nito guys ang may sira talaga. So pwede kunin yung, ayun guys oh. Pwede kunin itong sensor na to, yung board mismo. So yung board mismo, pwede kunin ko yan. Ililipat yung board mismo kasi parehas lang to sila eh. So kung may problema ka sa sensor, kunin lang itong board mo. So pwede na, pwede pa rin to. So ayan, wala siyang battery. So wala na rin siyang motor. Oh, wala pala siyang motor. Ah hindi, mayroon pa. Oh, wala na siya guys, yung motor guys, wala na. Ayan. Wala na siyang motor guys. So mapakinabangan ko lang yung sensor niya, yung board, tsaka yung mga ibang accessories kaya kinuha ko. Tsaka ito guys, importante yan. Ito na pang importante ito. Yan. Importante guys, kukunin ko yan. Itatry ko muna ipalit yan. So ito kainaman guys pag meron kang mga item na discard. Huwag mong i-discard, itapon, makapakinabangan mo yan guys. So try ko muna ito ang palitan kong buo. Yan, ito muna yung palitan kong buo guys. Sorry ko muna. Pag hindi, yung board sensor ang kukunin ko. Kaya guys, kayo pag nag-discard kayo ng item, pag nakita nyo na, pag naano nyo na mayroon pa kayong ganitong model, huwag nyong itapon, tabi nyo lang. Kaya ganun ang ginagawa ko dito eh. Kasi sayang din eh. Hanggat sa ano, may gagamit pa nila. Yan. Balik na natin guys. Tingnan natin kung gagana siya.
So yung buong solenoid valve yung kalata natin, yung solenoid valve. Battery guys kasi nag-i-error siya. Pinifill niya yung battery. So, ito na, connect na. Natin ulit. Tingnan natin kung gagana ba siya. Magkakal ba siya. Call to fail. So wala dun guys ang problema natin. Kailangan natin yung board. Magpalit. Nga pala guys, atanggalin yung board. Magmamarking muna ako dito para sigurado tayo guys. 1, 2, so, kailangan mag, bago ka mag-backlash nitong mga host nito guys. Yan. Yung mga host nito, kailangan mag-backlash ganyan. Kailangan mo munang markingan para hindi ka magkamali pagbalik. Yan yung importante guys. Napaka-importante yung bagay na yan. So, yan guys. Nakuha ko na yung board ng luma. So, natira na nito power supply. So, tanggalin ko muna yan. So, iset ko itong aking isang board. So, ingat lang tayo guys, magtanggal ng mga connecting host dito sa Taos Joseph kasi sensitive place eh. So, ingat lang sa pagtanggal. So, tanggalin lang itong mga screw. So yun guys, kailangan natin tanggalin yung Clix cable guys. So kailangan mo tanggalin yung mga Clix cable. Itong power supply. Mahirap sa tanggalin guys, kailangan mo tanggalin yung pump motor. So bago mo matanggal yung board nito guys, kailangan pala tanggalin yung pump motor. Hindi mo siya mahuhugot. So tanggalin mo natin yung pump motor guys.
ingat lang sa patanggal ng pump mo, guys, kasi ano, managanan mo yung ano, yung board. So, ito yung luma. Ito yung may problema, guys, na board. So, papalitan natin. So, ibalik natin ito pag ganun din. So, pwede natin iangat yung pang-motor. Guys, so nailagay natin yung board, ibalik na natin itong pump auto natin, guys. Explore natin ulit itong pump auto natin. Hindi siya malaglag. Guys, screw na natin yung board. Sa kabilang kwarto, just inform him there's engineer there in the neon code din. Dapper, so i-screw po na to, guys, yung isang board.
connector. So this engineer there in the name called engine. Transducer the receive and what the links. What's that? Talk about transducer new receive. For what? CTD. CTD? Is that? Yeah. I will go check this. Why did you press this one? I don't know. Check there in the, this, neon code in this guy. This will break, the springs will break. Works. This guy is dead there, so this engineer. Pass by there. This AMG. Connected na lahat ng cable guys. Ibalikan natin yung board, yung hose. So, titingnan natin kung ano nang nangyari pag ganyan na itong kaya natin. So, kabit natin yung battery. Importante guys, battery kasi nag-alarm siya. Sa mga baguhan dyan guys, yung battery ito naka-series. So, bali 24 volts yung ano niya, supply niya. So, hindi natin i-test. Pinatay natin ang board. Double check yung connection. So, connection is okay. So, connection is okay. Guys, okay naman yung mga connection niya. Then, tingnan natin kung under ba. Mawawala ba yung error. Guys. Bismillah. Ayan. So guys, para sila ng version, no? 3.2. Ayan guys. Mandar siya. So yan. Lala siyang error. So may problema talaga itong board na to guys. So ito. May problema yung sensor. Ito. Itong transducer na to guys. So may problema to. Ayun guys, okay na siya. So mapapansin mo guys, para sila ng version. So 3.02 to 3.02 din. So para sa paras lang sila, kaya napakinabangan ko pa yung isang discard ko na board. So ayan. Ganun lang, pwede ka nang mag-set ng pressure. Ayan. Ayan guys. So 00 na siya. Yan ang problema niya guys, itong board na to. So yung board niya is may problema talaga. So either the sensor guys, itong pressure sensor, ito yung sinasabi niya i-calibrate eh. Pero hindi naman namin alam pa paano i-calibrate yan. Wala naman akong pang-calibrate. Luman-luma na to guys. More than 20 years na yan guys, kaya wala na pang-calibrate niya. Kaya ganun, tsagaan na lang. Basta pag meron kayong kaparehas na equipment, huwag niyong itapon. Kasi sayang. So ito, dapat to tapon na namin itong makina na to. So meron kaming naitabing mga discard. So nakuha ko pa yung board niya. So hindi ka na makabili ng board na ganito. So ganun lang kasimple guys. So napakahinabangan ko pa rin yung board na discard. So ang problema ko ito discard, yung board na to may problema. So yun, okay na guys. So mamaya tingnan natin yung implate kung okay siya. Sarado ko muna bago tayo mag-implate. So yun guys, balik muna natin yung battery niya. So lahat ng battery natin ibabalik para matapos na. So guys, ang battery nito ay sa harap. So una natin ikabit yung battery. So
gusto niyo ma-series to yung dalawang to. May connect ko itong dalawang battery. So, masip yung negative. Ayan. Positive, negative. So, negative. So, bilang sign, positive. Okay na guys. Ibalik ko na yung baterya niya. So isasarado ko na lang siya guys. So yan guys, tapos na natin maisara. Kailangan natin ilagay dito sa rolly. Ayan guys. So yan guys, itisting na natin. Kailangan lang nating ikabit yung hose. Reverse. So, blue and blue. Warning, ATS will deplete cuff in standby mode. Okay. So may problema din guys is yung blue. So yan, ilalagay natin yung blue. Irarap lang natin sa mga matigas na bagay. Ayan na to. Taman natin. So and guys, hirap lang natin ng ganyan. Power on natin. Tuloy. Sa kabilang side tayo guys. Yan. Ayan guys, wala na siyang hero. Ayan. So medyo okay na siya. So sit lang tayo ng mag-sit lang tayo ng pressure guys. 250 minutes time to guys. So 60 minutes ang pinaka ano. Pwede naman natin i-stop yan guys. So nakasit tayo ng 250. Inflate natin kung magagana ba siya. Yan guys. Ayan, gumana siya. Bigas. So yan. So, okay na siya guys. Wala na siyang problema. So, yun lang yung problema niya guys. Yung main board. Pero ang alam kong problema ta ganun guys, yung pressure sensor, yung pressure sensor mismo. So, kailangan pilatan ko na ng buong board siya. So, i-deplete na natin guys kasi tumutulo yung aking ayan. Tumutulo na siya.
deplete. Yan. So, deplete na siya, guys. So, yun. Okay na siya, guys. Ganun lang. So, sana may natutunan kayo ng konti, guys. Hanggang dito na lang.